Pinatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang ahensya ng pamahalaan na tiyaking may sapat na supply ng tubig ang bansa. Sa gitna ng epekto ng El Nino, si Kenneth Paciente sa sentro ng balita live. Yes, Audrey, tama ka dyan. Pinatitiyak nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may sapat na supply ang lahat ng lugar sa bansa sa harap ng kinaharap nating El Nino phenomenon. Sa sectoral meeting na pinangunahan ng Pangulo kaninang umaga, inatasan nito ang DENR, DPWH at NIA na tiyakin na mabibigyan ng sapat na supply ng tubig ang nasa 40 million underserved population. Ito, Audrey, yung bahagi ng populasyon na walang formal na water supply. By far, most of them are in Mindanao. A lot of the communities in Barm still do not have access to a formal water supply. I should also mention, and this is a statistic that I hope everyone remembers, we have roughly around 7,600 plus islands, but not many people know that 5,500 of those are small islands. And many of these small islands do have communities, mostly fisher folks, and each and every one of those do not have access to water. Isa sa estratehiya na ginagawa ng DNR, Audrey, ay ang pagsasagawa ng desalination process. Ito yung paraan para i-convert ang tubig alat para mapakinabangan ng ating mga kababayan at magkaroon sila ng malinis na supply ng tubig. Pero dahil may kamahalan daw ang prosesong ito, ikinakasa ngayon ng ahensya ang tinatawag na modular desalination. Sinlaki lang siya ng container van at it can provide water to up to around 500 families. Iginiit pa ng DNR na gagawan din nila ng paraan ng budget para rito, lalo't kada unit nito ay nagkakahalaga ng 5 hanggang 8 milyong piso. Marami tayong iniisip na pagkukunan ng pondo, syempre government funds. We are also looking at the possibility of soft loans from development partners and organizations. Na-bring up ko rin kay Presidente kaninang umaga kung pwede tayo mag-issue ng government bonds for water projects. And of course, PPP, no, sa pagtutulungan ng private sector. Ang DPWH naman, Audrey, naghahanda na rin sa posibleng epekto ng La Nina. Kaya kanilang tinututukan ngayon ang kanilang flood control and management program. Katunayan, nasa 4,700 flood control projects na ang natapos at 4,200 project naman ang ongoing. Flood control infrastructure program is just one of the components to address flooding problems. Kasi sabi ko, nakita namin kasi that one of the causes now of flooding in many areas is actually yung for the longest time, wala man nagdi-desilt ng mga rivers. So the river beds are very shallow now. So in the event of any rainfall na medyo intense, syempre umaapaw na kagad yan because the river beds are very shallow. The river beds are very shallow now. So we have to, one of the programs of the department is to undertake yung desilting and dredging of yung mga major rivers and tributaries actually para magkaroon ng increased carrying capacity of the rivers. Audrey, nais nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matugunan sa lalong madaling panahon itong problema o hamon na kinaharap ng ilang lugar sa supply ng tubig, lalo't hindi raw katanggap-tanggap ayon sa Pangulo na may ilan tayong mga kababayan na walang maayos na pinagkukunan ng malinis na tubig. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Audrey. Okay, Kenneth, balikan natin yung sinabi ng DNR na pwede yung desalination na mahigit 5 million pesos ang bawat aparato nito. Pero binanggit ba ng DNR kung paano sila makakakuha ng mga investor para dito? Yes, Audrey, gaya ng nabanggit natin kanina, isa sa tinitingnan ng DNR ay yung private o PPP program ng pamahalaan at hinihikayat na nila itong mga private sector na mag-invest sa naturang programa. Audrey. Alright, maraming salamat, Kenneth Paciente.